So ayan, wala rin magawa, matubig talaga, so binuhusan na lang namin. Yung simento medyo tinigasan na lang. Yung buhos medyo walang tubig yung buhos at halo. Pero sa totoo lang, yung simento niyan talaga wala na, tunaw na rin paglagay doon sa tubig. Bahala na lang si Batman. Kung hindi ba ampaw yan. Siguro malamang talaga ampaw tubig eh. Wala, naghalo-halo na yung tubig sa ano yung simento dyan. Hindi ko lang talaga matanggap na yung pera na pinaghirapan mo, yung safety ng pamilya mo, ipapaubaya mo lang o ipapaubaya niya lang kay Batman. Kaya ang topic natin sa video na to, ito yung dry mix concrete. Dahil yung video na napanood ko, yung butas ng pundasyon o yung lupa ay matubig siya. Kaya gumamit siya ng dry mix concrete. Ngayon, ang tanong, maganda nga bang gamitin yung dry mix concrete kung matubig yung butas ng foundation or yung lupa? Hindi na ako mag-comment sa video na yon. Ang gagawin ko na lang ay gagawa na lang ako ng experiment. Tignan natin kung maganda nga ba gumamit yung dry mix. Kung mapapansin nyo, mayroon akong glass para makikita nyo kung magbubuhos tayo ng konkreto, lalo pag dry mix na matubig, kung ano yung itsura ng konkreto sa ilalim. Kasi pag nagbuhos ka na katulad nito, hindi mo mapapansin kung anong naging itsura ng konkreto. Ngayon, dahil nga glass siya, lalagyan natin ng tubig, lalagyan natin ng dry mix, titignan natin kung ano yung maging itsura ng konkreto. So meron ako ritong graba, meron akong buhangin at saka meron akong simento. At meron ako ritong maliit na box. Nung unang panahon, ito yung ginagamit nating sukatan pag naghahalo tayo ng simento, buhangin at graba. Pero sa ngayon, ang ginagamit na natin is yung sako ng simento. Pero yung size ng sako ng simento, yung dami niya, ay pares din ito, itong box na to. Kasi ang sukat ng box na to ay 30 cm by 30 cm at yung height niya ay 30 cm. Katumbas ito na isang sako ng simento. Kung mapapansin nyo, maliit lang siya. Pero naka-scale ito na 1:10. Ibig sabihin, pares ito o katumbas ito doon sa totoong box na ginagamit natin para sukatan. Ngayon kasi nga naka-scale ito, kung ano yung dami ng simento, buhangin at graba na kakailanganin natin para buhusan natin, kunwari ito ngayon yung footing. Yung length na to ay 75 cm by 75 cm. So kukunin mo lang yung area na to. Pag nakuha mo yung area, imumultiply mo lang yung thickness nito. Ang thickness nito ay 35 cm. Yun ang makukuha mong volume. Ang magiging volume nito ngayon ay 0.19 cubic meters. So para makuha natin yung dami ng semento, imultiply lang natin yung volume sa 12. Ang 12 kasi, yun yung multiplier pag gumamit ka ng class AA na tibay ng konkreto. Kaya pag multiply natin sa 12, ang kakalabasan niya ngayon, ang kakailanganin natin ay 2.28 bags of cement. Equivalent din yon sa 2.28 bags of cement. Sa buhangin naman, ang kakailanganin natin ay 3.5 bags nung buhangin. At sa gravel naman, kung ano yung volume mo, yun din yung dami ng gravel. Ngayon, yung volume nito ay 0.027 cubic meters. So, ibig sabihin, so ang kakailanganin mo ay 7 bags of gravel. So, sa site, pag naghahalo tayo ng mano-mano, ang unang nilalagay natin muna ay buhangin. So, base sa calculation natin, kakailanganin natin ng 3.5 bags of sand. Tapos ang ginagawa natin, kung napatandaan nyo, ginagano ni Mamang Mas o ni Mamang Labor yung buhangin. Tapos ang sulod na ilalagay dyan ay hindi yung graba. Ang ilalagay dyan ay yung semento. So kakailangan natin is 2 box ng cement. Tapos ang ginagawa ni Mamang Labor ay ito ay hinahalo na niya na agad. Para maghalo yung buhangin at saka yung semento bago nyo ilagay yung graba. Pag nahalo na natin yung semento, speduli natin, isusunod na natin ngayon yung graba. So, kakailanganin natin ay 7 box ng gravel.
haluin ulit ni mamang labor. Normal yung iba, ang ginagawa nila pag wet concrete, nilalagyan na nila ng tubig ito. Pag nilagyan nila ng tubig, sa kanila ngayon nahaluin, tapos ibubuhos. Ngayon, kasi nga gagamit tayo ng dry mix concrete, kunwari nga ito. Yung iba, ang ginagawa nila ay binabasa lang nila ng konti. Dahil kunwari nga matubig, ito ngayon yung bubuhusan natin, kunwari matubig yung pundasyon o yung butas ng pundasyon. Kaya gagamit tayo ng dry mix. Basahin natin ng konti para maging tutulad ng ginagawa nila. Babasahin daw ng konti kasi kunting-kunti lang. Kasi nga matubig na siya yung pundasyon. Ngayon, ilalagay na natin ngayon dito. Titignan nyo, pag-aralan nyo, tignan nyo maging itsura ng konkreto na matubig yung pundasyon. Pag binuhos natin ito, tignan mo, naghiwalay na kagad yung kanyang simento, tapos bumaba ngayon yung graba at saka yung buhang. Sige, tuloy natin, ibuhos natin lahat. Makikita mo unti-unti yung bumababa ngayon yung kanyang semento. Naghiwalay ngayon yung semento sa tubig. Bumababa ngayon yung semento. Napupunta lang dito. Kumbaga nandito yung semento, ito yung buhangin at yung graba na sa ilalim. Ito, patutuyuin natin ito in 7 days. Tignan natin kung ano yung magiging, kung ano yung tibay nitong konkreto na to. Kaysa kung gagamit tayo ng wet concrete. Naman, sa wet concrete naman, itabi lang natin ito kasi tapos na. Pansin nyo lang ha, tignan nyo ha. Nandiyan na yung semento oh. Tapos nandito na ngayon yung kanyang buhangin at saka graba. Parang wala, hindi nahalo na ng maayos. Kung mapapansin nyo rito, parang wala na siyang semento. Nandito kasi lahat yung semento nasa taas. So itabi lang natin. Meron na akong ginawa rito, hinalo ko na. Ito yung wet natin kunwari. Hinalo ko na to para sa ito ng sukat nung ginawa natin kanina. Para hindi lang masayang yung oras nyo, ngayon, babasain natin ito. Kumbaga yung normal na paghahalo ng semento. Tapos ilalagay natin dito sa pundasyon, kunwari ito ngayon hindi matubig na pundasyon. Para makita natin kung ano yung tibay, mas kung matibay ba ito na hindi matubig. Ilalagay na natin yan dito. Ibubuhos na natin kunwari sa pundasyon na to. Ngayon, patitigasin uli natin. Hihintay tayo ng 7 days. Tapos, titignan natin kung ano yung mas matibay, ano mas maganda yung halo nito o yung halo ng dry mix na to. Kaya tignan nyo na ngayon, naghiwalay na ngayon yung tubig, tapos yung concrete, yung semento, tapos yung buhangin. Halos nandito lang yung semento. So, itabi lang natin ito. So, ito ngayon yung sample na ginawa na natin. So, ngayon ang ginawa ko, imbis na 7 days, ginawa kong 14 days. Dito pa lang mapapansin nyo yung dalawa na nagbuhos ka ng matubig kesa dito na nagbuhos ka na hindi matubig. Makikita mo rito yung kanyang konkreto ay buong-buo yung kulay niya. Dito, mapapansin nyo na parang wala siyang semento rito. Although mas kumapal siya dahil nga yung cement niya ay humiwalay sa buhangin at saka graba at umakyat siya rito. Nandito halos yung kanyang semento. Parang dito wala siyang semento. So dito pa lang mapapansin yung pagkakaiba nung dalawa na nagbuhos ka na yung butas ng pundasyon ay matubig kesa dito na walang hindi matubig yung pundasyon. Kaya dito kahit hindi mo titestingin muna kung ano yung mas matibay sa dalawa. Pero mas maganda, buksan natin kung ano yung maging itsuran ng dalawa na to. Tanggalin lang natin yung tubig. Kita mo agad oh, parang lambot niya ano? Oh, 14 days na. Pero malambot. Malambot na lang kaagad. So 'yan ang mangyayari sa pundasyon niyo.
na pag nagbuhos kayo ng matubig, nandito yung konkreto niya. Yan o. Samantala tong isa na to, yan o, matibay. O, kita niyo pa lang. Kita niyo na buo siya. Konkretong-konkreto talaga siya. O. Kisa dito. Papansin niyo rito, para siyang wala o, buhangin na lang siya na may graba. Ayan o. Wala siyang tibay. Durog na siya o. Samantala ito, kahit pa paano ay konkreto talaga siya. O. Yun ang pagkakaiba niya nung dalawa. Kaya advice ko sa inyo, kung magbubuhos kayo ng konkreto sa pundasyon tapos matubig, hanggat maaari iwasan yung gumamit ng dry mix concrete. Mag-demand ka, mag-request ka kay mamang kontraktor na gumamit ng pangsipsip ng tubig. Ito yung submersible pump. Ngayon, kung wala man kayo talagang submersible pump, kailangan limasin nyo talaga. Isang paraan dyan ay hanggat maaari, kung mayroon kayong space doon sa pundasyon o sa butas ng pundasyon nyo, maghukay kayo na parang butas doon sa gilid. Tinatawag namin yung sampit. Doon sa maliit na butas, doon ngayon pupunta yung tubig. Tapos doon kayo maglilimas. Kumbaga, talagang kailangan nyo lang magtyaga na maglimas habang nagbubuhos kayo. Ngayon, kung hindi maiwasan talaga mayroon pa talagang tubig, ang gagawin nyo lang, hanggat maaari, huwag nyo ibabagsak yung konkreto. Kailangan meron tao doon sa baba. Ang gamitin nyo ay timba-timba. Magtimba kayo, magbubuhos kayo. Magsimula kayo sa corner, papunta doon sa gitna, hanggang doon sa gilid. Para yung tubig niya, pinupush niya papunta doon sa gilid. Or, magsimula kayo sa gitna, papunta doon sa gilid yung pagbubuhos ng konkreto. Para yung tubig nga niya ay pinupush niya papunta doon sa gilid at hindi ma-wash out yung semento doon sa konkreto. So yun, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel do, please subscribe to this channel. Tsaka pa-hit na lang din ng bell notification din, no? Para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit. God bless. At tsaka ingat lagi.